Oh, ano ba yun? House tour? Ano ba yan? Gabi na yun, matutulog na ako. Sige na nga. So for today's video, nakita niyo naman sa title, it's going to be my house tour! Wait lang, lalagyan ko lang ng ilaw. Alexa, turn off living room. Okay. Wow! Tapos bubuksan natin yung ilaw. Yan! Ito na yung tinitiran ko for a year now. Tapos, nag-extend ako ng lease. Hindi ko po ito bahay. House rental lang po ito. Pero as 21 years old, siguro ito yung magiging bahay ko hanggang sa makatapos ako ng college. Hanggang sa feeling ko I'm stable enough to buy my own. So ngayon, ito pa lang ang aking munting tahanan. Maliit lang siya, but it's mine and I love it. So anyways, without further ado, let's get right into the video. So ngayon, umpisahan natin dito sa right side ng bahay. Meron akong simpleng jacket holder. Sira-sira na siya. Okay pa naman siya. Nagagawa niya pa rin yung kailangan niyang gawin. So, hindi ko muna siya itatapon. Okay lang yan. Tapos, ito naman ang aking pinakamamahal na YouTube plaque. Grabe, na-receive ko yan after a year na nag-start ako mag-vlog. Every time na tinitinan ko yan, sobrang nostalgic lang lahat. Thank you so much sa mga unang 100K subscribers at sobrang thank you sa pagmamahal at suporta niyo. Ngayon, dyan lang muna yan. Sinabit ko lang dyan. Pero parang bibili ako ng frame niya para maayos yung lagay. Tapos ito naman, nandito lang yung mga kalat ko na kailangan kong kunin before ako umalis ng bahay. So nandito yung key ko, dito ko lang nilalagay. Tapos ito, on-the-go bag ko to. So maliit lang siya, very handy, ganyan. So kapag may kailangan akong dalhin ng mabilisan lang, I can just grab this. Tapos nandito lang yung mga hair products ko. Tapos meron ako mga hair products dito. Yan. Tapos mga receipt na hindi ko muna gusto itapon. May pagka-hoarder ako, guys. So, medyo ayoko yung ugali ko na yun. Tapos, andito naman. Ewan ko kung ano to. Sa totoo lang. Tingnan natin kung ano to. Huh? So, ayan. Makita nyo, sobrang ano talaga ako. Nagkikip ako ng mga bagay na hindi na kailangan ikip. Charot. Kailangan matuto tayo mag-let go. So, itatapon ko to one day. Tapos, andito naman yung electric bill. Nakakainis. Ayun, nilalagay ko siya dito para lagi ko siyang makikita, maalala ko na kailangan ko siyang bayaran. Tapos nandito yung mga beanie ko. Gusto ko lang nakukuha ko siya agad before ako umalis ng bahay. So nandyan siya. Ito naman, yung mga bigay sa akin na cards ng mga kapatid ko. So diyan ko siya nilalagay pag kailangan ko ng extra motivation sa buhay. Tapos may mga extra things ako dito. Ito yung binigay sa akin ni Mama. 18th birthday ko, nandyan siya. Mga laruan. Nandito yung mga collar nila Scarlett para pag maglalakad kami, nandyan na agad. Tapos andito yung backpack nila para pagliliguan ko sila. Nandyan na lahat ng gamit nila. So now, let's move on. Dito naman sa pinaka-main living room. So itong aking sofa. Malaki yung sofa na nabili ko kasi may hidden compartment siya. Ayan, dyan ko nilalagay yung mga unan, blanket. Kasi pag nag-sleepover dito yung mga kapatid ko, dito sila. Tapos pwede to gawing queen bed. Very, very nice. Kasi kapag ka meron kaming sleepover ng mga kapatid ko, tapos nanonood kami ng TV, kasha kami lahat dito. Coffee table from Italy. Nung pumunta ako sa Italy, binili ko to kasi sabi ko, ang ganda talaga. Marble talaga siya. Charot. Galing lang tong Facebook Marketplace. So, kapag ka maglilipat kayo, consider looking on Facebook Marketplace. Kung nandito ko sa US, sa TJ Maxx, Ross, or Marshalls, malaki talagang matitipid yun. So, ito naman ang aking TV, tapos ang aking TV stand. Nabili ko to sa Amazon. Meron siyang remote. Nabubuksan siya. Yan, nabubuksan siya, tapos nilagyan ko lang siya ng mga konting box ng sapatos kasi wala na akong mapaglagyan. So, hindi pa tapos tong bahay talaga. Lalagyan ko siyang siguro mga painting, frame. Kung meron kayong mga suggestion na pwedeng baguhin dito sa bahay na to, please comment down below kasi kailangan ko ng tulong. Meron siyang heater, napapalitan yung kulay ng ano. Yan, napapalitan yung kulay. Ito naman ang aking kurtina, magkaiba yung kulay. Parang ang ganda pag may iba yung kulay. Or wala lang akong pambili. Kaya this will do for now. Ngayon naman, papakilala ko sa inyo si Sharkira na papanatili niyang malinis ang aking floor. So 2-in-1 siya, pwedeng mag-mop siya, pwede siyang mag-vacuum lang ng buong bahay. Dahil nga may 2 dogs ako, mahirap panatili ng floor na malinis. Andito si Sharkira para tulungan ako maglinis ng bahay. Sharkira yung pangalan niya kasi Shark Vacuum siya. So Sharkira. I have this cute little spot here. Minsan nagiging space ko to para magsulat-sulat, magbasa
nagbabasa ng mga libro, ganyan. Pero, kala mo talaga nagbabasa ng libro. Dito ako nagmumuni-muni sometimes. Si Alexa nandito. It's a smart lamp. Pwede mo siyang patayin through Alexa. Alexa, turn off living room. Okay. Yan, oh, bongga siya, pinatay niya. Pwede mo siyang i-connect sa phone mo, which is very, very convenient. Meron ding ganyan sa dog's room kasi pumapasok ako ng work. Ayoko buksan yung mga ilaw. Yung mga ilaw ko dito sa bahay, nasa ceiling siya. Isa lang yung switch niya. Tapos ang daming ilaw na bumubukas. So sayang yung kuryente. Ito naman ang aking malaking-malaking salamin. Kitang-kita yung buong pagkatao mo dito. Binili ko din to sa Amazon. Amazon talaga yung best friend ko kasi sobrang convenient niya. Tapos kapag hindi mo siya nagustuhan, pwede mo lang siya i-return. So ito naman ang aking humidifier, tapos yung katabi niya ay ang camera. Meron akong camera sa bahay ko, guys, kasi may dalawa akong aso. At gusto ko malaman kung ano yung ginagawa nila. Kung nakalabas ba sila ng cage. Alam mo yun, gusto ko lang makita yung mga bagay-bagay. Malapit na tayo sa aking kitchen. Tignan mo naman yung aking wall. Sobrang walang laman. Huwag niyo na ako awayin. Ilagay niyo na lang yung mga suggestion niyo down below kung ano yung pwede kong ilagay dito sa mga empty wall ko. Ito pang isan to, bago yung kitchen ko. Ayan. Maganda pala mag, ano dito, oh? Photoshoot? Oh. Fuck. Fuck. Ay! Ganda ng camera! Ganda. Thank you, mahal, for buying my camera. Oh. Mamaya ka sa akin. Welcome to my kitchen! Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magluto. Anyways, now I can cook because everything is possible when you believe. Uy, ang kalat ko! Hindi ko ito ginalaw ng ilang months. Pero ngayon na I go to the gym at yun nga, napagawa ko yung katawan ko. Kailangan kong kumain ng maayos, ng healthy, at for the better. For the better me, to be a future wife, to be yours. Perks of living by yourself. Pwede ka mag-ingay. Pwede mong gawin ng kahit anong gusto mong gawin in your own house. Ito na nga ang aking kitchen. Dami-dami ko sinasabi. So let's start over here. Ito, kasama na to sa bahay. Marami dito sa Amerika, guys. Kapag ka nag-rent ka ng bahay or an apartment, meron ang kasamang mga appliances. Microwave, stove, kasama yung sink, guys. Kailangan may sink. Paano kayo maghuhugas? Pinakamamahal na dishwasher. Kapag dinatamad ako, nilalagay ko siya sa dishwasher. I'm Filipina, of course I have rice cooker. Merong air fryer. Ito yung mga laman ng mga kineme root. Ayan. Tapos ito yung kineme root dito. Ito naman yung kineme root dyan. Huwag nyo na tignan yung shot glass. Bahay, bayang ko lang shot glass. Ito naman yung kineme root dito. So dahil nga nagme-meal prep na kami, meron akong maraming mga meal prep containers. Sauces na kung ano-ano. Actually guys, meron akong favorite dito. Kasi tignan mo, meron akong spice rack dito na umiikot. Oh, diba? Cute siya. First time ko gamitin tong camera na to, tignan mo, sinusundan ako. Binili to ng boyfriend ko. Thank you so much for sponsoring this vlog. Wow! Nagpa-practice na ako pag may nag-sponsor ng vlog ko. Oh. Yan, PR packages. Send it to me. I got you. So now let's move on. So let's move on to this space right here. Char! So, meron tayong oil, meron tayong knife there, mga peanut butter, Nutella. Guys, alam mo, nung bata pa ako, pag may Nutella yung bahay, feeling ko mayaman kayo. Ngayon, may Nutella ako, hindi pala ako mayaman. Mali pala yun. Peanut butter. Putik. Ewan ko, kailan ko to binili? Expired na ba to? Best if used by April 14, 2024. Alam, may expired na. Comment down below. Magpapag-giveaway ako ng Skippy. Kasi marapit na siya ma-expired. Itong protein pancake na hindi pa namin nagagamit. Kasi, chusera kami eh. Kunyari gusto namin yung mga ganyan, tapos hindi pala. Ito naman ang aking kinema dito. Meron ng rice. Ito naman ang aking magulong lagayan ng mga kineme sa pagluluto. Magulo siya kasi, eh, magulo yung utak ko eh. Hayaan mo na. I'm Filipina. Of course, I have a water dispenser. Ang tagal-tagal nang walang tubig. At ito naman ang aking lagayan ng mga vitamins. So, ayan guys, mag-inom kayo ng vitamins. Nabili ko to sa Amazon. Ano siya? 30-day count. Ito yung gamot ko, guys. Cheers tayo. Ito naman ang aking isa pang vitamins. If you know, you know. Meron din akong camera ulit dito para makita yung sofa. I mean, para makita yung pinto kung sino man yung papasok or lalabas. Ayun, huwag kayo masyadong ano dyan. Dudubin nyo eh. Let's move over to my dining table na sira. Sira na to, guys. Nabili ko rin to sa Amazon. Bongga siya.
Ayan, bongga yung ano niya. Kita niyo yung may mga buhok-buhok sa ilalim. Huwag na kayong ano! May buhok sa ilalim, pero okay lang yan. Huwag kayong ma-stress. Next naman, what's in my fridge? Anong Tagalog ng refrigerator? Nakalimutan ko! What kind of Filipina I am? Anyways, wala masyadong laman yung fridge kasi kailangan na namin mag-grocery. Yan, mahilig kami sa ice cream ni Josh. So, lagi may ice cream sa ref. Medyo pinipigilan ko na kasi tumataba na naman ako. Baka mamaya magpabibila naman ako. Ayoko na. Ito naman yung baba. Ito yung naging breakfast namin kanina. So, na ngayon naman, itong aking hallway. Pwede pa lang mag-photoshoot dito. Ngayon ko lang na-realize. Another empty wall na naman. So, kailangan ko talaga na mag-decorate. So, ito naman ang room ng mga aso. Diba, bongga? May room yung mga aso. Nung bata ako, wala akong room. Magkakatabi kami nila mama. Iingit ako dito sa mga aso na to, ha. Pwede pumasok? Welcome to the first room of 28 rooms. Char! Ayan yung malaking-malaking cage nila. Kinulong ko sila, pero hindi ibig sabihin nun, masama akong nanay. It's their bedtime. They actually love this cage. Ito yung naging comfort nila kasi simula nung baby sila, may naka-cage na sila ng ganito kalaki. So, ito yung feeling nila na bahay nila. Ang kaharap ng cage ng mga aso ay ang aking sa pang-dresser. Pero, ito, ginawa ko na to pang-ayusa ng buhok. So, nandito yung Dyson ko. Tapos, nandito yung ibang pang-straight ng buhok. Tapos, pang-kulot, pang-dryer. Meron na namang lamp dito na voice activated. Then, nai-schedule ko siya para sa mga aso. So, meron lang ako kung mga paintings dyan na ginawa namin ni Josh nung birthday niya. So, ito naman sa part na to ay ang aking shoes. Sobrang liit lang nito na nabili ko. So, kulang yung space niya. Kaya meron ako mga shoes dun sa may TV stand. So, ginawa ko na rin to storage tong room na to. Mga bagay na hindi importante sa pang-araw-araw. After that room, ito naman ang aking bedroom. So, ito yung master bedroom. Tapos, dito ako natutulog. Tapos, meron dito washer and dryer. Tapos, dito rin yung vanity ko. Hindi ko napapakita sa inyo. Charot, papakita ko. So, ayun guys, ito ang aking room. Sobrang simple lang talaga. Kasi, simpleng tao lang ako. Ayan ang aking bedroom na sobrang simple lang. Tinan mo, tatlo lang yung aking unan. Kasi, dibdib mo lang sapat na. Unang araw. So, meron akong nightstand dito. Humidifier again. Feeling ko pag yung bahay may humidifier, parang magaan sa pakiramdam. Meron akong tissue dito for emergency purposes. Kasi minsan naiiyak na lang ako. Bruh. Meron din akong Alexa kasi minsan, you know, gusto magpatugtog bago matulog. Tapos gusto ko mga wave sounds, you know, parang feeling ko nasa Boracay ako bago ako matulog. Kailangan ko bumili ng comforter pack. Wala akong ibang comforter. So, kung gusto niyo mag-donate, comment down below. My vanity area. Dito ako nagme-makeup. Dito ako nagsiskincare. So, nandito lahat ng mga kaartehan ko. Yes, guys, ang aking door ay sliding door. Hindi siya ideal. Pero, dahil nga ako lang mag-isa nakatira dito, so okay lang. Meron ako mga pabango dito na I tend to overbuy. So, tas ayan, nandyan lang siya. Siguro mga 2 years na yan, di ko naman nagamit. Tas ito yung mga kailangan kong asikasuhin, ilalagay ko dito, para hindi ko siya makalimutan. Tas meron ako dito yung mga pencil, ballpen, yun yung ganyan. Tapos, sino ba nagtatext sa akin? Nagtatrabaho ako. Tsak! Medyo hindi ko siya nagustuhan. Pero nandyan na eh. Nandyan na siya. So, ang dapat natin gawin ay mahalin ang atin dahil atin ito. This is my collection of bags. Eto Kate Spade. Regalo pala sa akin to. Thank you po sa nagregalo. Tapos coach. Dalawang coach. Tapos eto ang pinakaunang PR package na dumating sa akin. Nandito pa rin. Mahal ko kayo. Thank you so much. Teddy Blake for trusting in me. Eto kailangan ko to ipa-frame. Ewan ko kung ba't nandito pa rin to. This is so cute. Nakalimutin ko anong tawag dito pero ginawa na ako ng lalaki. So eto naman ang aking collection of pabango. Konti lang. 4 pa lang yung akin. Pero kung gusto nyo mag-donate, comment down below. Kasi ito naman ang aking mga gold alahas. Char! Ano lang yan? Fake yan? Ang isa-isahan at kauna-unahan kong Louis Vuitton. Wow! Ito naman ang aking walk-in closet. Oh! Pangarap ko talaga magkaroon ng sariling closet. So, eto guys, ang aking munting closet. Yung landlord ko, pagdating ko dito sa bahay na to, meron ng washing machine at dryer na, which is very convenient kasi hindi lahat ng apartment o bahay ay merong washing machine at dryer. So, ayun, sobrang bait nila. Tapos yung nalaman nila na mag-extend ako ng lease, binigyan nila ako ng bagong dryer.
Thank you so much. If you're watching this right now, babaan mo yung rent. Extrang unan, yung mga tissue paper, towelettes, and napkin, and toilet tissue paper. So, ayan, bongga. So, kapag ka nandito ka, kunyari, matutulog ka katabi ko, so, hindi mo ako makikita pag nagbihis ako. Ready ka na? Oh. Comment down below kung gusto mo ako katabi matulog. Next naman na ipapakita ko sa inyo ay ang aking bathroom. Yan, guys. Maliit lang yung bathroom ko, pero nagustuhan ko talaga to nung pagkakita ko ng bahay na to. Meron ako ditong. Importante kasi sa akin talaga yung ngipin ko kasi nga, ang mahal-mahal ng braces, te. So, kailangan nililinis ko talaga siya ng maayos. Kapag maliligo ako, gusto ko may speaker malaki-malaki. So, dito ko na siya nilaan, itong malaking speaker na to. Kung comment down below kung gusto mo maligo dito, pwedeng-pwede mo gamitin itong speaker na to. Itong shower room. So, sliding door siya, hindi katulad ng iba na may kurtina. Ayun lang, sobrang simple lang ng aking bathroom. So, last but not the least, meron akong backyard, which is my favorite para sa mga aso. So, ayun yung bathroom. Tapos, eto ang labas. Gabi na, so hindi nyo masyado makikita. Pero, I'll just give you some glimpse of it. Tapos, mapakita ko rin kung ano itsura niya sa umaga. Medyo nakakatakot siya sa gabi. Pero, eto yung itsura. Ganyan. So, papakita ko naman sa inyo kung ano itsura niya tuwing umaga. So, sobrang perfect nito sa para sa dalawang dogs ko. Ito talaga yung naging pamantayan ko para sa isang bahay. Kasi, they're my babies, they're like my kids. So, minimake sure ko maayos yung sa kanila. So, yun guys, thank you so much for joining me dito sa house tour na to. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. So, alam mo yun, you can freely do what you want. At finally din, nagawa ko na tong house tour na to kasi marami nag-request from before pa na magkaroon ako ng house tour. Thank you so much for watching this video and I'll see you on my next one.